Ay, hindi naman ako required. Hindi ko gumagawa ng salin. Wala ako sa gobyerno eh. Pero yung inyong ano, yung inyong mga bank deposits, kunyari. Para bakit ko para saan 'yon? Lalabas naman sa salin 'yan eh. Kung sakali man tayo mahalal, eh magagagawa ka ng salin. Yung iba, ako, maingat akong gumawa ng salin siguro para walang mali. I have a whole team of people writing my salin. Para walang problema. Kaya tanda naman ako kung kakailanganin, di pakita natin yung salin. Pero po dahil nga hindi kayo government official ngayon, 'di ba? Hindi ho ba yung ibang mga kandidato na government official, required sila na maggawa ng salin at pwede silang i-demand na sa publiko ito. Doon sa mga tumatakong katulad ninyo na hindi nagtatrabaho sa gobyerno ngayon, ano naman po ang pwedeng itapat nyo doon? Kasi hinahanapan ng transparency ang mga kandidato ng publiko. Eh, halimbawa, hindi nga natuloy, hindi ko naman napasok sa gobyerno. Eh, bakit ka hahanapan ng salin? You're a private citizen. You're not in public life. You are not holding an elective office or even an appointive office. So there's no reason to actually have a salin. You get on with your life. Hindi ka nanalo sa eleksyon, hindi ipagpatuloy mo yung buhay mo. Bahala ka sa gusto mong gawin. Pero pag nahalal ka, I think it should be voluntary. Yung tao, kung gusto nilang ipakita nila. Kung ayaw nila na ipakita, then they will suffer the consequences for that, the political consequences for that. Pero Senator, di ba ang SALN ay nasa konstitusyon at nakalagay nga doon na it should be made public in accordance provided by law. So sinabi nyo kanina, isa sa publiko ninyo pag kayo ang nanalo. Nagkaroon po kasi ng ganitong issue dahil si Pangulong Duterte ay ilang taon nang hindi isinasa publiko ang kanyang salin. So para po sa inyo, isa sa publiko ninyo at yun din ang iuutos ninyo sa magiging mga opisyal ninyo. Well, nasa sa kanila. Kung appointed position na nasa gobyerno mo, ikaw ang naglagay, pag hinanap sa kanila, bakit nyo tinatago? Delikado yan. Pero yung mga iba, yung other elected officials, hindi mo naman pwede pagsabihin yung mga senador. Sasabihin mo, sa ayaw mo, sa gusto mo, papakita mo yung salin mo. Mm-hmm. Hindi mo naman pwede pumunta sa Supreme Court Justice, sasabihin sa ayaw at gusto mo, kailangan ipakita mo. Mm-hmm. Hindi mo sila kayang utusan ng ganon. So I can speak on myself, and of course, if I am elected, then I can speak to those who I have brought into the government. May follow-up ako doon, Mr. Senator. Hindi naman ito usapin ng pera, usapin ng kalusugan. Sa publiko nyo din ba yung inyong medical, yung state ng inyong kalusugan, medical record? Yes, why not? Again, I don't see a reason kung bakit hindi. Nagpapa-check up ka naman talaga every year. Nagpapatingin every year. Kung talagang hanapin sa'yo, anong magiging issue? Sabihin natin na mahina yung puso mo. Hindi mahina yung puso mo. Di ba? Kung may problema ka sa tiyat, di ba? Wala kang magagawa. Di, pakita mo. Wala namang mawawala sa tao. There's no reason to hide your condition. Okay.